Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today is January 9, 2023. At ito, naka-live pa rin ako. Kaya ang daming oras, ang daming panahon na pwede tayong gumawa ng video. So, ngayong araw na to, meron akong napaka-importanting gustong i-share sa inyo na information. Panibagong knowledge para at least magkaroon kayo ng panibagong insight about anxiety disorder mo. So, by the way, bago tayo mag-umpisa, binabati ko nga pala si Jay Montero Vlogs tsaka si Sir Jeremy Amili. So silang dalawa, gumagawa rin sila ng mga content about anxiety disorder related videos, and napakalaking tulong nito sa inyo. So sana panoorin nyo rin sila, kasi isa sila sa mga content creator na nakita ko na very informative yung mga sineshare nilang information about anxiety, kasi talagang nakabase scientifically, tsaka may research yung mga sinasabi nila doon. So, hindi lang basta galing sa experience. So, more on scientifically talaga. And very effective yung mga sinishare nilang information and knowledge. So, ngayon, medyo anxious ako. Oo, medyo anxious ako simula kahapon. And hindi porket sinabi kong anxious ako, nag-i-struggle ako. Yung sinasabi kong tulad ng nararanasan ko dati, na yung tipong takot na takot, very sensitive sa mga nararamdaman. Hindi ganun. So anxious ako kasi may reason. Okay? So alam ko yung dahilan, and it is because of my acid. Okay? So feeling ko bumabalik yung GERD ko. Sa sobrang tagal na naranasan ko siya, ngayon bumabalik siya nararamdaman ko. And it is the reason kung bakit medyo anxious ako kahapon pa. Kasi nalipasan rin ako ng gutom kanina. Hindi ako nakakain. So, medyo mataas yung acid ko. Tapos, may sipon ako. Kaya, yun yung nagpapa-anxious sa akin. Pero, hindi ko naman sinabing anxious na sobrang nararamdaman ko yung mga pangit na pakiramdam. Hindi naman ganun. Kasi, actually, ako, ever since na-manage ko na yung anxiety ko, kapag ka ganitong mga moments, so, syempre, hindi maiwasan minsan nagkakaroon tayo ng mga ganitong pakiramdam. So, namamanage ko na siya. Kaya ko na siyang kontrolin. So, hindi na ako natatakot doon. Tulad nga sinabi ko sa inyo sa mga past videos ko, may mga bagay kasi tayong dapat na i-consider. Okay? So, let's say for example, itong acid. Ito yung nagpapa-anxious sa akin. Okay? So, yun pala, kailangan ko lang kumain kasi nalipasan ako ng gutom. Okay? So, medyo barado ilong ko dahil sa sipon. Natatakot ako, na-anxious ako dahil medyo hirap ako huminga. Pati kasi yung acid sumasabay eh. Nag-chest pain, tapos medyo, yun, yung breathing ko medyo uncomfortable. So, yun, kumain lang ako, uminom ako ng gamot. So, okay na ako. Balik na tayo sa main topic natin, no? Let's talk about anxiety triggers. Okay? So, ano ba yung anxiety triggers? And bakit napaka-importante na meron tayong idea about dito? Sa mga taong may anxiety, especially health anxiety, meron tayong tinatawag na triggers. Okay? So, dalawang klase to. Internal triggers and external triggers. Napakaganda na meron tayong idea dito. And it is part of the recovery process na kailangan mo talagang malaman kung ano yung mga triggering factor, kung bakit ka nagiging anxious, at bakit ka sinusumpong ng iyong anxiety. Okay? So, kasi dito, kapag alam mo na yung triggers, kung bakit bigla ka na lang nababalisa, bakit may kaba, yung takot, yung nervyos, bakit biglang nagmamanifest, and it is because of the triggers. Kaya, kapag alam mo na yung triggers na yon, alam mo na sa sarili mo na, ah, kaya pala ako anxious dahil sa ganito. And, napakalaking tulong nito kasi, mas maiiwasan natin yung mga future extreme panic attack. Okay, so ayun na, yung triggers, no? So, yung una, unahin natin yung internal triggers, no? So, sabi nila, yung internal triggers, ito yung mga nararamdaman natin sa katawan na nagpapa-anxious sa atin, na nagbibigay ng takot. Ano ba yon? So, as we grow older, natural na meron kasi talaga tayong mga nararamdaman sa katawan. Okay? Hindi katulad nung bata tayo. And pwede kasing it is because of chemical imbalance, pwedeng sa
development ng katawan natin. Kasi syempre, ang daming changes eh. Pwedeng hormonal. Kaya minsan, may mga nararamdaman talaga tayo sa ating katawan. Na sa mga taong may anxiety, especially health anxiety, big deal. Nagiging highly sensitized sila doon. Nagiging hyper aware sa mga simple internal triggers. Mga simple bodily sensation na nararamdaman natin. Okay? So let's say for example, para mas maintindihan nyo. Halimbawa, ako nung anxious ako, nagpa-palpitate ako. Okay? So, dahil dun sa palpitation na yun, bigla akong nene-nervyos. Yung takot nagmamanifest. So, tulad ng sabi ko sa inyo, yung anxiety kasi nagsisimula to sa takot. Sa matinding takot. So, ayun, palpitations. Pwede rin muscle twitching. Okay? So, minsan, dahil hindi perfecto yung katawan natin, may mga involuntary muscle movement tayo. Halimbawa, pumipitik yung sa braso ko. Siguro sa inyo, nararamdaman nyo yun, no? Pumipitik. Tapos, minsan sa binti. Yan. So, minsan, nagko-cause yun ng takot sa atin. Kaya tayo natatrap doon sa paulit-ulit na cycle ng anxiety. It is because of the sensation, the fear, and the anxiety itself. So, paulit-ulit yan eh. Maramdaman mo yung triggers. Tapos, matatakot ka, ma-anxious ka, ninervyosin ka, huhupa, tapos may mararamdaman ka na panibagong triggering factor sa katawan mo. Tapos, matatakot ka, ma-anxious ka. Yun. So, ganun yung cycle usually, no? Ano pa ba pwedeng example natin? Halimbawa, may bukol dito. Napansin mo, oh, pinapatanggol mo. Lahat ng bukol na to, wala to nung nakaraan. Wala to kahapon. So, ayan, nararamdaman mo, feeling mo agad, malubang sakit. Nire-relate mo agad sa tumor, ganyan. So, tayo kasi, meron tayong tinatawag na catastrophic interpretation of health information. Okay? So, automatically nangyayari to sa ating isipan. Okay? So, let's say for example, ayun nga, yung mga internal triggers natin, yung muscle twitching, yung biglang akala mo bukol, ayun pala, natural lang rin kasi nasanggi sa kanto ng upuan nyo, kaya nang ano, yung mga ganyan, palpitation, na akala mo heart attack. Okay? So, ayun yun. Dahil dun sa mga triggers na yun, kinoconnect agad natin sa serious medical condition. So, next is yung external triggers. Okay? So, yung external triggers, usually ito yung mga sa environment natin. Sa environment na nasa-sense natin ng ating katawan. So, let's say for example, yung may mga ibang may anxiety na nati-trigger yung anxiety nila kapag sila ay nasa maraming tao. Kapag maingay yung paligid. Yan. Actually, sa mga taong may anxiety kasi very sensitive tayo eh. Yung senses natin, yung five senses natin, very sensitive yan. And onting stimulate lang yan, onting masense lang yan, sobrang lakas na para sa atin. So let's say for example, yung pandinig natin. Okay? So, halimbawa, kumakain ka sa isang restaurant na maingay, may nagpapatugtog, kaya may banda. Minsan, sa kanila, normal yun. Pero sa mga taong may anxiety disorder, very sensitive sila dun. Very sensitized sila. Okay? So, ayun, isa yun sa mga external triggers, no? Yung maingay, sobrang ingay. Ano pa ba? Bawa, kaaway. Ayan, naipagsagutan ka. Kasi, simpleng hindi pagkakaunawaan. Yan. Pwede yan. Pwede maging trigger yan. Ano pa ba? Ito, maganda to. Marami sa inyo makaka-relate dito. Yung tinatawag nating news anxiety, okay? So, let's say for example, nanunood ka ng balita. Tapos sa balita, may artista na namatay. So, heart attack. O kaya stroke. Sabihin natin stroke. O, since ikaw may health anxiety ka, na may mga sintomas ka around your chest. Tapos dun sa balita, yung artista na namatay sa heart attack. Sinabi sa balita kung ano yung mga sintomas na nararamdaman niya. So ikaw, nai-relate mo. God, yung sarili mo doon sa mga sintomas na sinabi, no? So, ayun, pwede maging factor yon. External factors rin yan, no? External triggers, okay? Na nagkakos ng anxiety sa atin. So ano pa ba? External natin. Pwede natin example ng external triggers. Yan, let's say for example, news feed sa Facebook. Okay? So may nabalitaan ka. Yan, nabalitaan kang hindi maganda.
Kaya alimbawa, nakita mo yung friend mo, nakita mo sa, nabasa mo sa newsfeed na na-diagnose na may ganitong malubhang sakit. Okay, so sa mga taong may anxiety, especially health anxiety, yan, iniisip na nila yun. Binibigyan nila ng negatibong parang interpretasyon sa sarili nila na, lah, si ano ganito, nagkaroon ng ganyan, ganitong sakit, malubhang sakit. So, paano kaya pagka ako nagkaroon ng ganyan, paano pagka ganito? So, ayun, ayun yung nagtitrigger sa atin. Kaya minsan, nagkakaroon tayo, nagiging tayong anxious, no? Sa mga ganong bagay. Kayo ha, kung may mga naiisip kayo na pwedeng factor sa inyo ha, kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba kasi talaga kada individual eh, sa external and internal triggers eh. So, huwag kayong mahiya na i-share, no, dito sa comment box para at least alam ng mga nakakapanood sa atin kung ano yung mga factors na pwedeng mag-trigger sa kanila. Okay? So, napaka-importante guys, no, na meron tayong idea dito sa mga triggers na to. Kasi, pwede nating maiiwas yung sarili natin sa mga mas mga matitinding atake, especially panic attack, no. So, pag nagkakaroon kasi tayo ng ideas, parang may aha moment tayo na, huli ka na. Alam ko na na ito pala yung nagpapa-anxious sa akin. Kaya pala ako ninenervous. Kaya pala ako nagkakaroon ng anxiety. Kasi dahil dito, you need to help yourself also by doing some research, no? So, research tayo about anxiety. Malaking tulong yun. Nagkakaroon tayo ng idea sa mga gantong usapin about anxiety disorder. Kasi ito yung pinaka-armor natin eh. So, ayun lang yung mga triggers na pwede kong i-share sa inyo na na-experience ko, no? So, sana nakakatulong sana sa inyo itong mga videos na to. And ayun, lumalaki na yung ano natin, community natin dito sa YouTube channel na kinreate ko, no. Maraming salamat sa pagsubaybay, and alam ko kahit papaano sa mga gintong simpleng video nakakatulong sa inyo, no. Importante rin talaga na kayo ay properly diagnosed, no. So dapat talaga na rule out kayo ng specialista, ng doktor. Okay? Kahit hindi psychiatrist, no. Kahit hindi psychologist, so at least general physician, na marurule out na physically, tayo ay healthy, normal talaga, no? Tulad niyan ako, yung mga result ko dati, CBC, X-ray, ano pa ba? 2D echo, nagpa-whole abdominal ultrasound rin ako, ano pa ba? Trop eye, lahat ng blood chemistry, lahat ng test sa akin, nakatabi yun. Nakatabi yun, and proof ko yun sa sarili ko. Kumbaga assurance ko yun na ito yung proof na healthy ako. Okay? So, dahil doon sa mindsetting ko na yun, nagkakaroon ako ng confidence, nabuboost yung confidence ko na itong mga nararamdaman ko, talaga anxiety. Okay? So, lumalakas yung loob ko every time na naiisip ko rin yun. So, importante, no, na ma-rule out tayo. Kasi, matutulungan talaga nitong mga videos na ina-upload ko kung ikaw talaga ay anxiety talaga yung naranasan mo. Okay? So, yun lang muna yung gusto kong i-share sa inyo. And, so, kung nagustuhan mo itong video na ginawa ko ngayon, so, please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para lagi kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Paalam!